Hi, ako nga pala si John Sebastian Arnado Quintanar. At ito ang banig ng aking buhay. Noong ako'y sinilang sa taong 2004, isang susi ang sumisimbolo sa akin. Ang susi na bumubukas ng isang pinto patungo sa oportunidad at makabagong bahagi ng buhay sa aking pamilya. Ito ay nakapagbukas ng ilang katangian na nakatago sa akin at ang master key sa aking buhay at sa takbo ng mi familia. Ang relasyon ay hindi taglay na maging perfecto. Kaya para sa akin, ang mas naaayon na simbolo sa relasyon ko sa aking pamilya ay isang switch o light switch. On and off kasi ang relasyon namin sa bawat isa. Minsan masaya, minsan malungkot. Minsan maaliw, minsan mapanis. Kagaya nga ng isang switch, pwede mong mapindot kung saan naaayon ang isang bagay na kumakapit nito. Hindi naman lahat ay nakaka-turn off talaga. Ngunit bilang bahagi ng buhay at ng isang pamilya, may kanyang-kanyang kapintasan talaga sa linya ng pagiging isa. Mga Crayola naman o kahon ng Crayola ang may sisimbolo ko sa aking sarili bilang kaibigan. Oo, makaingon jud mo na, malamang crayons jud na kay of course makapagbibigay kulay man daw. Totoo yan, ngunit hindi naman lahat ng kulay sa isang kahon na Crayola ay masaya at nakasisigla tingnan. Bilang kaibigan, nais kong kulayan ang bawat isa na aking makikilala. Dilaw para masaya, pula para sa pagmamahal, berde para sa pag-asa, at puti para sa kabutihan. Sa ibang mga kulay, hindi ko alam para saan, basta't kukulayan ko yung buhay mo. Bilang isang kaibigan, ako'y nais makapagbigay sigla sa buhay ng bawat nakasalubong na individual. Ngunit, hindi lahat ng kulay na gagamitin ko ay maganda. Sa 18 taong pamumuhay ko dito sa mundo, masasabi ko talaga na ang pinakamalungkot na pangyayari sa aking buhay ay makikita sa 3 bagay: alcohol, face mask, at face shield, the 3 horsemen of 2020. Ang kasagsagan ng pandemya noong 2020 hanggang ngayon ang lubhang nakalulungkot. Masasabi ko pa rin na malipos ako sa lahat na nangyayari kahit malapit na itong matapos at hindi ko pa din matanggap na nasali ko pa ang 2020 sa buhay ko. Sa maikling sabi ng kaganapan, namatay ang lola ko dahil sa depresyon noong August 23, 2020 sa edad na 99. Nag-iiba ang kalagayan ng bawat isa at nagkasakit ako ng arthritis 3 araw matapos ang aking kaarawan noong Mayo 2021. Talagang masakit ang mga pangyayari sa 2020. Patayan, agawan, kasarinlan at iba pa ang nakikita. Sadyang nakakabahala talaga ang lahat na ito sa kapanahunan ng pandemya. Ngunit masaya ako sapagkat buhay at naglalakbay pa sa mundong ito. Sabi nga nila, after every storm comes a rainbow. Ibig sabihin na kung gaano man kabigat at kadilim ang dinadaanan ng bawat isa ay may kapalit na liwanag sa gitna, liwanag sa dilim. Noong nagkasakit ako sa taong 2021, malaking pagsubok ang dumating sa aking buhay. Dito ko hindi inaasahan na iiba ako physically. Kaya itong stationary bike ang simbolo na napili ko. Ito kasi ang nakakatulong sa akin sa pag-iba ng hugis sa buhay ko. Hindi ko nga inakala na ito pala ang iiba sa takbo ng buhay ko at sa kakayahan ko. Kaya nga, malilito lang ako kasi kung gaano kalungkot ang pandemya ay din may dalang kasiyahan at pag-asa sa akin. Ngunit, may isa pa din na hindi ko malilimutan na masayang pangyayari na hanggang ngayon ay gumaganap bilang isang mahalagang papel, itong medalya. Noong moving up ceremony taong 2017, ako'y iginawad ng medalyang Mayor of the Year dahil sa aking dedikasyon sa pagserbisyo ng aking kapwa mag-aaral. At dahil dito, mas kilala ako sa paaralan bilang isang student leader at nagpapatuloy sa serbisyo sa loob ng 6 na taon, grade 6 hanggang ngayon, grade 12.
Dito ako labis nagpapasalamat sa sarili at sa mga taong naniniwala sa akin, pati na rin ang Diyos Ama. Sa huli, hindi talaga mawawala sa dugo ko ang pagiging mapagbigay sa kapwa-tao. Ang salitang serbisyo talaga ang palaging didikit at tatatak sa aking puso. Kaya ang buong katawan ko ang simbolo sa tanong na, ano ako pagkatapos ng 10 taon? Kasi naniniwala ko na ito ang pinakamalaking asset na mayroon ako upang makita ang sarili na bumibigay at nagbibigay sa susunod ng 10 taon. Ako ay maging buo. Buo ang kamay na may presensyang nagpaabot ng tulong. Buong binti na lalakbay sa kahirapan at hamon ng buhay. Buong puso na makikinig sa masang dapat intindihin, unawain at mahalin. Sa panghulihan, buong kaisipan para sa pagbabago ng sarili at ng lahat. Serbisyo lang ang gusto kong maihatid sa bawat individual. Entertainment man o public service, naniniwala ako na pagkatapos ng 10 taon, may nagawa ako para sa pamilya, para sa akin, at para sa mundo. Ako si John Quintanar, John Sebastian, John S. Basti, at ito ang bani ng akin. Ako si John Quintanar. John Seb.